Hindi po, ano lang. Gusto ko rin po malaman kung ba't umalis sa titingil dun sa kinakuyaban. Sa Daet. Gusto ko rin malaman kung ba't. Kasi kilala ko naman yung kapatid ko, hindi naman yung basta alis-alis kung walang dahilan. Kaya nga tinatawag na barangay Malapok kasi maputi. Oo, Malapok talaga. Kaputikan. Para sa inyo, lagi nandyan siya. Mababaw lang naman pala. Ano? Ano niya? Ano? Munti ka ng masyot? No, pag tag-ulon talaga dito na eh. Maputik. Sumas ay tumataas ang tubig dito. Ay hanggang sa taas. Ay, grabe ano. Pero sa kabila. Sa kabilang daan. Tumatawid pala dito yung motor.
Grabe. Talaga sana yung mga motor dito. Kalinga to. Yung mga balhabal. Ay, okay. Ay, naku. Madulas. Naiwan pa sila. Wala pa sila. Kalinga Pasid. Kalinga Tatay Papsi. Huh? Grabe. Oo. Oo. Yung ginaan ng motor, oh. Pasanayan lang dito, mga kalingap. Madulas ay. Para sa inyo, lagi nandyan. Pag hindi maulan, talagang madulas dito. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May kalingap po si kayong dalawang isip na tumulong kung kinakailangan, nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo, kahit maputi kang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan at makapagpasaya ng mga taong nalulubay. Malapit na tayo, mga kalingap ko. At yun na yung way papunta doon sa kanila at ang bahay nila doon. Ano po, mga kalingap ko, malayo pa yun, ang dubanda. Pero mabuti naman kahit napapaano dito mayroong patroy. Hello, shout out guys, shout out mga kalingap. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na kayong kaibigan at palagi nung masasandalan. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Yep. Na pwede na magano dito, mga kalinga po. Pwede na silang magtanim. Si may tubig na, oh. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Lakit sa hirap at palaging nag sumika para makatulong sa mga mahirap. Lagi niyong tatandaan, may isang taong maglalahan. Yan ba, mga kalingap, kasama natin si Nanay Teresita, yung nanay niya, ni Angelo, yung asawa ni itong si Angelo po, mga kalingap, ay yung asawa ni Rebecca. Ayan. Hello po. Hello. Anong ulam? Ano? Anong ulam diyan? Magkikain kami.
Hello, Buntis! Patay mo muna yung ano, yung... kumusta na? Rebecca? Para sa inyo, meron lang akong itanong at gusto kong malaman magmula sa iyo. Dito muna tayo. Dito. Maliwanag dito. Para meron tayong kunting pag-usapan. Baka ano? Kumusta naman? Malapit ka ng ano ah. Malapit ka ng mga anak. Kumusta namang Ate Rebecca? Wala ka bang ano dito? Hindi ba pumunta dito si Piniel? Wala po. Kasi nung isang araw, nakausap po yun. Nakausap po mismo sa chat ah. Kasi ayaw naman niyang makipag-video call. Yeah, nung time na pumunta ko ay nag-usap kami sa ano sa mayroong kaming conversation. Kaya lang sabi niya, kahit itanong mo pa kay Rebecca, andito ako ngayon sa kanila. Ito kung kaya ito Rebecca, yung totoo lang ha. Pumunta ba si Piniel dito? Hindi po. Magmula ng ano nung umuwi dito sa Dunsol, kahit minsan hindi siya pumunta dito. Wala po. Yun kasi ang kanyang saka, dahilan. Kung nandito man po si Ate Pinyo, aabutan niyo naman po siya dito. Kaya nga anong time na ano nang kasi naka-online siya lagi eh. Tapos nung time na ano na tinatawagan ko ayun yung sumagot. Tapos nag-chat kami, sumagot naman siya. Ang sabi niya, kasi ang tanong ko sa kanya, at ang sabi, andun ka nga kay, sino ba yung kilala mo na naging kadikit ni, ano, ni Piniel, Ate Rebecca? Doon sa vlog, nakita ko sa vlog si Kuya Kens na po. Yun, si Kuya Kens na taga Bulan. Yun po ang ano ko, ang aking, kung kaya kami nandito. Dahil ang mga reply niya sa chat, sabi niya ay, andito ako ngayon kila Rebecca, kahit naitanong mo po sa kanya, andito po sa Barangay Malapok. Siguro ang pagkaalam niya, hindi ako makakarating dito. Para alamin kung totoo ba nandito siya. At kanina nakita po namin yung biyanan mo. Yung si Nanay ano, Nanay Teresita. Kaya sabi niya, wala namang ibang tao doon kundi yung aking asawa at saka si Rebecca. Wala namang kaming kasama na Piniel ang pangalan, yung kapatid ni Rebecca wala naman. Kaya sabi ko, samahan niyo lang kami nai para matuntun din namin yung bahay mo doon. Kasi nung time na ano, nung kausap ko yon si Piniel, nung andun pa lang sa ano sa landing pad kasi doon siya natulog ng mga ilang araw, ilang gabi. Ang sabi niya doon, pupunta muna ako kuya ng ano Barangay Malapok. Medyo magtagal ako doon kasi yung aking kapatid na si Rebecca, yung bunso naming kapatid, ay buntis. Eh, siyempre, hanggang sa mga anak yun, sasamahan ko muna siya. Kung kaya sabi ko, o sige, baka hindi muna ako makapag-aral, sabi niya. Hindi ako muna makapag-enroll. Kasi nung time na yun, sabi ko sa kanya, nung andun pa lang sa landing pad, sabi ko sa kanya, mag-inroll ka muna, samahan kita bukas, Lunes. Ang sagot niya ay, baka hindi muna ako mag-aaral at samahan ko nga yung kapatid ko. Yun lagi ang kanyang
dahilan. Kapatid niya. No, ngayon po mga kalingap, at kaharap po natin si Rebecca. No, si Rebecca na mismo ang nakapagsabi na wala dito. At hindi pa niya nasubukan na pumunta dito. Rebecca, Ate Rebecca, meron lang akong ano. Ano ang masasabi mo nung kay ate mo, Ate Pinyil? Anong message mo sa kanya kung sakali mapanood ni Pinyil ito? Kasi nagsisinungalan siya eh. Hindi po, ano lang. Gusto ko rin po malaman kung ba't umalis si Ate Pinyil dun sa Kinakuyabal. Sa Daet. Gusto ko rin malaman kung ba't. Kasi kilala ko naman yung kapatid ko eh. Hindi naman yung basta aalis-alis kung walang dahilan. Gusto ko rin yung malaman kung ano talaga yung dahilan ba't umalis siya dun Kinakuyabal. Ang dahilan doon, Ate Rebecca, nagsimula yan kay Kuya Kens. Parang nagkasundo sila. Siyempre mayroon silang cellphone bawat isa. Nung time na yun, i-assign si Kuya Ken sa Bulan. Kaya nagdesisyon naman itong Pinyel na uuwi na lang muna ng Sursugo, ng Dunsol. At doon muna siya pansamantala. And sabi niya na ha, doon muna siya titira. Pero sabi ko, sino ang titirahan mo doon sa Dunsol, Sursugon? At isa pa, dun sa kay sino yung pinsan ninyo? Nando sa dating tinitirhan nyo na bahay? Yung anak ni Nana Sherla, si Ate Jo Malin. Oo, nandoon. Sabi niya, dun, mayroon namang pinsan ko doon. Sabi ko, paano mo masabi na dun ka muna titira kasi may asawa yun? O, diba? Sabi ko. Patapos ngayon, nasabi niya, ang sagot niya, dun muna ako kay tiyuhin kay Tatay Carlito. Tapos isang gabi na natutulog doon si Pinyel, hindi rin nagtagal at kausap nga na lagi si merong may tumatawag sa kanya lagi itong si Kuya Kens. Kaya kinabukasan na naman pumunta, bumalik ng landing pad at ang sabi niya pupunta nga dito, yung pala wala. Sa pagsisinungaling ni Ate Pinyel mo, hindi na maganda kasi ang doon, ang damay, siyempre, pag-aralin kasi ni Ate Edna yun, di ba, na nabanggit naman sa iyo yan. Kaya lang, nung time na bilot yung dalawa, si Kuya Kens at si Pinyel, parang sumunod ata siya. Siyempre, ngayon na nalaman natin na wala naman talaga dito si Pinyel, ibig sabihin alam na this kung nasaan ngayon, kundi andun sa Bulan. Hindi na makapagkaila si Pinyel at mismo no, ito si Rebecca, nakausap po natin. And hindi lang si Rebecca, pati rin yung kanyang biyanan na si Nanay Teresita. Anong buwan po ba umalis din sa Ate Pinyel Kinakuyabal? Nito lang. Nung bago kami pumunta ng Katarman Samar, kasama pa namin yan, papunta ng Samar. Nakita ko rin kasi yung post nun sa Samar. No. Kasama niyo pa po ata. Kasama namin pumunta ng Samar, Katarman. Tapos, nung bumalik na dito, ayun, si Kuya Kens ay hinatid sa Bulan, Sursugon. O, simple itong ginawa ni Ate Pinyel naman, nagpaiwan na rin dito. At hindi nagtagal, mga ilang araw lang, nawala, sabi niya, si Rebecca. Pero di ba may girlfriend po si Kuya Kens? Meron. Pagpakaalam mo. Meron. Hiniwalayan ni Kuya Kens, itong si Angel ang pangalan. Pero pagkakilala ko po kasi sa kapatid ko, sa akin lang po ah. Hindi naman po yun si Ate Pinyel papasok sa isang relasyon. Kung alam niya naman na may karelasyon na yun.
Yung lalaki? Lalaki. Oo. Naman yun. Kaya gusto ko malaman talaga kung ba't ganun yung nakita ko nga po dun sa vlog, sabi ko, ba't ganun yung nangyari? Parang nababasya at ipingil sa YouTube, inung una, ang ganda-ganda ng ano eh, tapos ang ganda ng image niya sa ano, sa YouTube tapos, dati. Nakita ko lang dun kay Kuya Kens. Yan, pagkakaalam ko, may girlfriend yun si Kuya Kens. Yun talaga. Time na andun palang ano sa Pilar, Susugun. Andun palang yung landing pad noon. Pag pumupunta sila Kuya Bol doon, hindi natin may kaila na kausap na lagi ni Kuya Kens itong si Angel, yung kanyang girlfriend. Pero sa ibang ano, sa isang ano lang, sa isang iglap lang na ano, hindi natin na malaman na nagka-develop yung dalawa. Kaya ganun. Kaya pati rin si Kuya Bal at saka si Ate Edna, nung time na nandun kami sa Samar, nag-meeting kami ng mga ambasador, at isa ako sa ang sabi ni Kuya Bal, tanong mo si Kuya Kens ang una. Tanongin mo kung mayroon ba silang relasyon. Siyempre, itong si lalaki naman, si Kuya Kens, ay dinideny niya yun, na wala daw silang relasyon. Tapos nung tinanong ko naman si Piniel kung mayroon ba silang relasyon ni Kuya Kens, ang sagot ni Piniel, tumitingin lang kay Kuya Kens. Kumbaga, kumukuha lang siya ng desisyon na nagmula kay Kuya Kens. Sasabihin ko ba o hindi? Kaya hindi makasagot si Piniel nung time na yon na may relasyon sila ni Kens. Pero dun po kasi sa nakita kong vlog, ay hindi pala vlog. Ano? Parang post ata yun natin Piniel. Hindi daw po kinuwento ni Kuya Bal yung buong kwento daw po sa vlog. Ba't siya umalis dun sa dahil? Ang dahil nung una, yung dinahilan ni ano ni Piniel, BSM Angel. Medyo halata na kasi eh. Siyempre mayroong mga balibalita na sila ay magkarelasyon na. Kahit sino naman makakita doon, kahit sino sa amin, kahit sino sa kanila, at napapanood o nakikita yung mga kilos at galaw nilang dalawa. Talagang masabi talagang mayroong relasyon. Pero itinatanggi lang nila. Ang pakay naman ni Kuya Balataka ni Ate Edna, gusto lang nila na umamin ng totoo. Pero ayaw nilang umamin. Kasi pag umamin sila, mayroon pang paraan para ano, para malaman kung ano ang nararapat na gawin. Eh ang kaso ay nagsisinungaling silang dalawa. Lalo na ito si Kuya Kens, talagang pinagpipilitan niya ng wala silang relasyon. Pero itong si Piniel, hindi niya masagot. Siyempre, nag-usap-usap na yun silang dalawa na huwag tayong umamin. Dahil baka mamaya mag-iba yung tingin sa atin ni Kuya Balat na Ate Edna. Pero hindi nila alam yung samahan. Pero pumangit. Sa ano po, dapat naisip yun ni Kuya Kens. Hindi naman ano na pwedeng masisi dun si Ate Piniel. Hindi naman po sa kinakampihan ko bilang kapatid. Pero matured na kasi isip ni Kuya Kens po, diba? Dapat alam niya na yung saan siya lulugar. At isa pa, nasa isang relasyon na siya. Tapos, hiwalayan niya lang para lang kay Ate Piniel. Ano yung parang... Dahil kasi nung time na yun, si Kuya Kens, na ano ata yung kamay, inupira. Kaya parang siya nag-alaga itong si Piniel. Nagka-develop siguro sa lighthouse. Pag mayroong mga lakad sila Kuya Bal, silang dalawa ang naiiwan doon. Inaalagaan ni Piniel itong si Kuya Kens. Kung kaya siguro doon nagka-develop yung ano, yung dalawa. At hanggang sa ito na, humantong na sa ganitong hindi naman dapat na humantong. Kuya Bal, na doon muna si
Kuya Ken sa Bulan para magiging isang mobile ambassador. Kaya sabi ni Kuya, baldung ko muna, Bulan, Kuya Kins. Nabalitaan ni Pinyil na masahin sa Bulan itong si Kuya Kins, nagdesisyon naman itong isa na uuwi muna ng Dunsul Susugun. Pinyil sa Susugun, sa Bulan, kasama ni Kuya Kins. Ang masama doon, ang inaano ko lang, baka pag umuwi itong si Angel, baka makita ni Angel na ito ang pinagmulan ng aming paghihiwalay, baka mamaya awayin itong si Pinyel. Pero doon po sa nakita kong ibang vlog, sabi daw, inaaway daw ng kapatid ko yung girlfriend daw po ni Kuya Ken. Narinig ko lang po doon sa vlog. Yung parang nawawala na daw siya sa ibang pakikisama sa mga vlogger. Pero sa mga vlogger, sa mga BSM Angel, wala na, hindi siya na nakikisama. Andun siya lagi na nakabuntot lagi kay Kens. Pag mayroon sila papunta nila sila Kuya Bal, hindi siya sumasama pag hindi kasama si Kuya Kens. Pero iniisip ko rin, hindi naman niya makikipag-away ng kapatid ko dahil lang sa lalaki. Hindi naman siya nakikipag-away. Parang inaano po yung girlfriend ni Kuya Kens. Hindi ko lang alam. Kasi sino po ba itong Angel? Yung babae po ba na nandun po nung burol po ni Papa? Wala, wala dyan. Yung parang inaasar-asar din ki Kuya Kens, yun po ba yung babae na yun? Ay ba? Nasa ano yun? Nasa Bulan? Hindi ko lang kung nasa Bulan ngayon yung Angel na ito, yung girlfriend ni Kuya Kens. Baka nagtrabaho siguro sa ibang lugar. Hindi lang natin alam kung saan ba banda nagtatrabaho. Ang ano lang namin doon, kung bakit biglang hiniwalayan ni Kuya Kens itong kanyang girlfriend na si Angel. Anong dahilan? Nga, ang dahilan niya, habang salaysay yung kanyang dahilan. Grabe nitong lugar ninyo, malayo-layo nga pala. Tama nga yung sinabi ni nagtanong-tanong kami dito, katapos hanggang sa nakita namin si Nanay Teresita. Ang kasama kasi namin, Rebecca, si Magta. Magtanong. Ang apelido, tanong. Si Magta at saka si Mang, saka apelido Tang, tanong. Kaya di kami nahirapan. Kasama namin yan, nakaguide sa amin. Eh, sakto din. Nakasalubong namin si Nanay Teresita. Nagpasama na kami dito. Ayan po mga kalingap, mismo si Rebecca na ang ating nakausap at pati na rin yung kanyang biyanan na si Nanay Teresita. Ayan po, kasama pa rin natin Kalinga Pasid. Si tatay, ano yung pangalan ni tatay? Carlito. Nakalimutan yung kasama at yung kasama natin si Kuya Wenceslao. Ayan po. Kaya maraming salamat po sa mga nakapanood nito at magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Ayan po. At nakausap mo natin mismo si Ate Rebecca at saka yung kanyang biyanan. Kasi nga po nung time na nag-chat kami ni Ate Pinyel. Ang yun nga mamaya mayroon tayong papakita sa ating live. Ano po yung conversation po natin? Ano po yung conversation po naming dalawa? Para malaman din po ninyo kung ano yung mga sagot ni Pinyel. Eh, maraming salamat kay Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs at Kalinga Prab. Sa lahat ng mga nakapanood nito, maraming salamat po. At sa lahat ng mga viewers, supporters at subscribers po, maraming salamat po sa inyo. At God bless po sa ating lahat. At shout out po kay Ate Christy at kay Ate Inday PB. Shout out po kay Ate Lori D. Magalpok Vlogs.
kay Ading Laura Imbiraket Official, at Isabel Gulipardo, at kay Manang Vicky Asakawa Mix Vlog. Ano po? Maraming salamat po. At kay Manang Janet Galban Salazar, kay Ate Matit Gabarda Vlogs, kay Ate Sally Lurk, shout out po. Kaya at sa lahat-lahat ng mga nandito sa ating premiere, at maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pag-suporta sa Team Kalingap. Ayan po, maraming salamat po at God bless, mabuhay ang Team Kalingap. Magkita-kita naman tayo bukas ng umaga sa live update sa Dunsul, Susugon. Ayan po, maraming salamat, bye-bye! Sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May kalinga po si kayong kaibigan at palagi niyong masasandala. Minsan di nagdalawang isip na tumulong kung kinakailangan, nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo, kahit maputi kang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan, makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May kalinga puse kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya mag-aalala, meron kayong masasandalan, siya si Kalingap. Para sa inyo, lagi nandyan siya.